1, 2, 3. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Kami nang gumagamit ng e-bike at e-trike ngayon, no? Dito sa Imus, kahit saan ka tumingin, kahit saan kalsada ka dumaan, may e-bike at e-trike. Let's go! Maraming household ang may e-bike o di kaya e-trike. 1,147 ang rehistradong e-bike sa Imus noong 2022, higit triple na yan October pa lang ngayong taon. Sila na nga raw ang bagong hari ng kalsada ngayon sa Imus. Yes, mas convenient talaga yung e-bike ngayon. Less sa mga gasolina na yan. Madali lang siyang paandarin. Mas mura compare sa motor. Wala siyang smoke. Eco-friendly. Pero alam mo ba, may mga hindi rin natutuwa sa e-bike at e-bike. Ba't bigla ka na lang nagsasalita? Mas madami siyang na-impose na hazards and dangers. Mabagal sa kalsada. Nakakasikip siya. Kailangan maging aware lang din sila sa batas trapiko. Maalala mo, noong 2019, ipinagbawal sa Maynila ang e-bike at e-trike dahil nakagugulo raw sa kalsada. Kaya nasasabing nakakagulo dahil walang binibigay na infrastructure sa mga e-bike. Sa Metro Manila, dumarami ang mga e-bike at e-trike, ganoon na rin ang mga e-scooter na nasasangkot sa road crash. May guidelines ang LTO para limitahan ang karamihan ng klase ng e-bike sa barangay at private roads. Dapat naka-helmet. Government is protecting me also by not allowing me to loiter. Sa mga mabibilis o kayang tumakbo ng hanggang 50 km/h pataas, kailangan na ng registration sa LTO at dapat may driver's license ang magmamaneho. Pwede na silang lumaba sa barangay at private roads. Kapag e-trike o three-wheeled, mas marami na yung pwedeng daan ng kalsada pero dapat doon lang sila sa outermost lane. Pwede rin gamitin sa public transpo pero subject sa existing laws and regulations at ordinansa ng LGU. Mahirap itong i-implement at hindi rin ito realistic. Imbes na makarating yung mga tao sa kanilang kailangan pamuntahan, in a more efficient, affordable manner, ay malilimitahan pa ito. Ikaw, anong say mo tungkol sa mga e-bike at e-trike? O paano ba yan? Hanggang sa susunod na edisyon ng paborito ninyong kakwentuhan,